good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. May mga ebidensya raw ng pandaraya ang ating bisita ngayong umaga sa naganap na halala noong 2010 at 2013 elections. Ang ugat daw nito ay ang paggamit ng PICOS machines. Ano nga ba ang ebidensyang sinasabi po niya? Para malaman natin, let's welcome to the program, Attorney Glen Chong. Sir, good morning po. Welcome to the program, sir. Thank you, Amanda. Kuya Daniel. Thank you, sir. Please. Thank you, sir. Let's get it straight, sir. Dati ho kayong kongresista, hindi ba? Nang Biliran. Oo, tapos pagkatapos noon, tumakbo ulit kayo. Yeah, pero nung nanalo ako, manual elections ho yun. Oh, nung nanalo kayo, manual elections, tapos after that, tumakbo kayo ulit. Nang 2010, that was automated elections. Yung automated elections na. Recently, kayo, dito lang kayo lumabas para i-bulgar ninyo itong mga nakita ninyo mga pandaraya. Actually, the first time that we went on TV was with Governor Margarita Cunguanco ng Tarlac. The auntie of the president. Yes, yes. Noong November 2013 ho. 2013? Yes, because we had in our possession definite proof na meron talagang hindi talaga tama ang bilang ng PICOS. Pero bakit wala hong nangyaring protesta ba kayo? Hindi ba kayo nagreklamo dito? Hindi ba ninyo idinala to sa kinaukulan? Actually, Kuya Daniel, since 2010 ho, I have been attending the hearings in the Senate. Mm-mm. And every time ho na nandoon ang COMELEC, binawagayway ko sa in front of them yung certified true copies of the PICOS audit logs and the MBOC print logs. Yung galing sa PICOS mismo at galing sa laptop sa munisipyo because we were able to get them. Yes. You're a lawyer, sir, hindi po ba? Yes po. So, alam naman ninyo yung mga process kung paano po magbigay ng isang verified complaint, hindi po ba? Meron ho kaming protest sa House of Representatives Electoral Tribunal. Mm-mm-mm. Pero ang substance ng protest namin doon is the manual manipulation. Kasi ho, yung election ko ho sa Biliran, mm-mm, extended from May 10 until May 11 ng tanghali. Mm-hmm. Nagbobotohan pa ho kami. Mm-hmm. And I lost only by 361 votes. Mm-hmm. So hinabol kasi yun eh. Mm-hmm. So hindi yun na automated yun, ganun po ba? The voting was deliberately delayed para pag lumabas yung mga resulta initially kung ilan, pwede pang habulin doon sa ilang presinto. Okay. So saan ho nagkaroon ng dayaan? Doon sa pagkakaroon ng delay o talagang meron ng naka-embed na pandaraya? Ganito ho yun, Kuya Daniel. In the 2010 elections, based on the documents we have ho, kasi yung PICOS kasi meron niyang audit log eh. Yes. Okay. Lahat ng transactions ng PICOS nandun nakalagay. Mm-mm-mm. And meron din yan dun sa munisipyo. Mm-mm. So we reconstructed the events. So dun sa graph, makikita mo na hinabol nga yung election. Mm-mm. But based on the documents that we have, ito ho yung nakita namin. For national positions, transmission ang mode of cheating. Mm-hmm. Transmission. Pagka tinatransmit na yung mismo. Oh, kasi ho, walang danger for a candidate anywhere in the Philippines kasi kahit saat mo ibabato yung resulta, the position is always the same. Like president. Mm-hmm. The president in Manila is the same president in Mindanao. Mm-hmm. But for local positions, so hindi ho yun. Mm-hmm. It has to be through the CF card. So local ang dayaan? Local din. Automated pero localized ang dayaan. Precinct specific. Alright. Okay. Kaya dun sa CF card naglalagay ng preloaded. Yun ang tinatawag na preloaded so, CF cards. So you are alluding na ang gumagawa ng pandaraya doon ay yung mga nasa local COMELEC, ganun ba? It would be impossible kung hindi alam ng national operators nila. Aha. So, ito ba idinulog na ninyo sa Commission on Elections mismo? At meron kayong formal complaint talaga? Actually, sa Senate hearing ho, noong June 2, 4, and 8, 2010 pa yun. No, but the Senate hearing po is different from yung formal na pag-file nyo sa COMELEC, di ba, ng protest? Kasi ho, walang jurisdiction ng COMELEC on my case. My jurisdiction is HRET ho. HRET so, na. So, ang ginawa ko, Kuya Daniel, dinivide ko yung cause of action. Okay. For the manual manipulation, yung inextend yung voting time because that's what the HRET would probably understand well kasi manual yun eh. Mm-mm. So, yun ang ginamit ko. Okay. But with respect to the automated cheating,
that's what I had to present in the Senate hearings because doon pwedeng mabusisi yung substance ng issue. Okay. So walang nangyari sa ano sa mga Senate hearing with regard to this. Hindi naman ho talaga nila sinasagot eh. Mm-mm. Hindi sinasagot ng COMELEC. Oh, hindi nila sinasagot. Like today, magpa-promise sila. Mm-mm. Nasasagutin nila. Mm-mm. Pero after the next hearing, which comes about 3 months, 6 months later, mm-mm, walang sagot naman mangyayari. Hindi, bakit pinapayagan naman nung nag-hearing? Kasi kung hindi ka sinasagot, dapat you should have asked them, kung ayaw mo ko sagutin, gusto mo, i-contempt kita, pwede naman nilang gawin yun. Dapat nga ho, ganun eh. Mm-mm. But ang problem is, hindi naman natin kontrolado yung chairman. So you're saying, pati chairman, kakampi nila para mandaya? In a way, binibigyan din naman kami ng leeway ng chairman to talk. No, but it's different for giving you the leeway to talk. Iba naman yung ano, talagang ginagawa nila yung trabaho nila para ma-discovery nila kung talagang mayroong pandaraya. O kung ayaw nilang i-discovery yung pandaraya, maaaring pinagtatakpan nila yung pandaraya. Di ba ganun lalabas yun? Pwede. Ang nangyari, noong December 10, 2013, unang na-discover yung digital lines na mm-hmm, nagboboto yung makina. Mm-hmm. Nagdadagdag, nagbabawas. Mm-hmm. DOST ho yung naka-discover noon. Mm-hmm. And it was brought to the committee. I remember, sinabi ni Senator Coco Pimentel, COMELEC, mag-render kayo ng report. Mm-hmm. No report was given on the next hearing. That was August 14, 2013. Eh, kasi laging may hamon din naman ng COMELEC sa inyo na di meron kayong ebidensya, di labas ninyo. Ganun ang, at i-ano ninyo, ilagay natin sa, kung ano talaga, imbestigahan natin. Ganun lagi naman sinasabi nila. Kuya Daniel, ganito ho yun. Pag ang media ho ang kaharap ni Brillantes, sasabihin niya, wala kaming ebidensya. Mm. Pag kami naman ang kaharap niya, kaharap ko siya noong January 12, mm-mm, tinanong ko siya anong nangyari doon sa mga pinapaabot ko sa inyong issues. Mm-mm. You know already them. Alam niyo na yun eh. Mm-mm. Ang sagot niya, wala na ho kaming time mag-imbestiga. Mm-hmm. Marami kaming ginagawa. Mm-hmm. Isan tayo lulusot doon, Kuya mm-hmm, Daniel? Kung ganun yung mindset ng COMELEC. Pero may formal complaint kayo. Meron. Yung formal complaint ninyo, hindi dinidinig, ganun ba? Hindi nila dinidinig, hindi nila sinasagot. Hindi rin kayo binibigyan ng pagkakataon na mailabas ninyo yung lahat ng mga dapat ninyong ilabas. Actually, sir. O nailabas na ninyo lahat ng actually, ebidensya? Actually, nailabas ko na sa kanila noong March 23, 2012. Okay. Nag-hearing ho kami. Biglang pumasok si Senate President Enrile. At sinalinge kami lahat doon sa table, on the panel. Yes. Sinalinge kami lahat. Prove to me that someone is sitting in public office by virtue of cheating. Mm-mm. Iniisa-isa kami. Mm-mm. I remember, nandun si Professor Lex Muga was there. Professor Pablo Manalastas was there. Lito Atienza, Manny Piñol. Mm-mm. Marami kami. Mm-mm. Pero hindi niya ako nakita because nakahilera ako sa kanya eh. Mm-mm. So, I wrote the chairman, si Coco, na I'm taking up his challenge. Mm-mm. So, nung binasa ni Coco Pimentel, he blurted out, sabing ganun, do you mean I won by cheating? Yun yung sabi ni Senator Enrile. Mm-mm. Na parang in-intimidate niya ako. Mm-mm. So, sinabi ko sa kanya, Mr. Senate President, nakita ko how you manage the impeachment proceedings of the Chief Justice. And we all agreed that you did it well in the most statesman-like fashion. Mag-i-eleksyon tayo ngayon from Luzon to Mindanao. Hindi nyo kailangan mandaya. Mm-hmm. Sabi niya, okay, sige. Sabi ko, mananalo kayo. Sabi niya, okay, sige, you go ahead, you answer my question. So I had 30 minutes. Mm-hmm. So nilatag ko lahat. After 30 minutes, sinabi ni Senator Enrile, Commissioner Larrazabal, sagutin mo ito. Mm-hmm. Ang sagot ni Commissioner Larrazabal was something like this. The time that he was still there, kasi yes, ngayon. Yes, nandun ba ho siya? Sabi niya, Your Honor, can we answer that in executive session? Mm-hmm. So they went into executive session. Then may isang senador pumasok. Sabi niya sa akin, kasi kaibigan ko eh. Sabi niya, Kuya Daniel, na... So you were excluded? I was excluded. Because I was part of the public. Okay. So, sinabi ni... No, but you're the ones presenting the evidence. Sila lang eh. Commissioners lang, tsaka yung mga senador. Hindi, pero sino ho nag-present? Di ba kayo nagpe-present? Yeah, I presented, pero it's the answer that they want in executive session. Ayaw nilang marinig ng taong bayan eh. No, but kayo ang dapat nasagutin, hindi ba? Dahil kayo ang naglatag nung ano na yan, nung question na yan. Eh, pinalabaso rin ako eh. No, but kasi that's quite unfathomable na mahirap isipin at mahirap ipaliwanag na kayo ang humihingi ng sagot at kayo ang naglalatag ng mga katanungan at ang ebidensya na nagsasabing merong ganito
tapos sila magsasagutan. O ngayon ho, after that, ano nangyari sa sagutan? Pumasok yung kaibigan ko, Senador. Sinabi niya, huwag kang umalis doon sa labas. Mm-mm. Wait for me. I'll listen for you. Mm-mm. Nang after 30 minutes, lumabas po siya. Hinawakan niya yung kamay ko, tapos sinila niya ako doon sa may elevator. Mm-mm. Hindi niya pinapasok yung security ko at saka yung staff niya. Mm-mm. Andun, nagmura siya. Sinabi niya, ito sagot ng COMELEC, the only way to explain your case is fraud. Fraud? Fraud. It was very clear to me. Fraud ang sinabi. Mm-mm. So there was fraud? There was fraud. Inadmit nila. But in closed executive session, ayaw nga nilang marinig ng publiko eh. Mm-hmm. Kaya nga, I understand. So lumalabas na tinatanggap nila based on that presentation. Na kumbaga parang nasinabi, which we wala naman tayong magiging ebidensya na rin doon dahil it's an executive session. Opo. At hindi rin naman lalabas yung senador na kaibigan mo dahil lalabas na siya ay sumira sa executive ano. At itatanggi ka din naman niya doon pagka nagkataon. Dahil siguradong ganyan sasabihin siya, pare, sasabihin ko sa iyo to, pero itatanggi ko to pagka ano, dahil... Ah, wala ko kami agreement doon. Ah, okay. So... Wala kami agreement. So, but that's exactly what is supposed to happen sa ganung sitwasyon dahil executive session yun eh. Di dapat makalabas yun, di ba? So, ano na nangyari? So, after that, we went to his office. Ako, pumunta ako doon. Sabi niya, explain mo nga sa akin paano. So, I showed him all the documents. And, so, as a lawyer, wala na kayo naiisip na paraan na pwede niyong i-exhaust para itong reklamong ganito at itong, kasi kung klaro sa inyo, may nakita kayong ebidensya and may hawak kayo na sinasabi ninyo that these are kumbaga concrete evidences na pwedeng magamit na merong talagang nagaganap na dayaan sa PICOS and nag-confirm sa inyo kaibigan nyo that during an executive session ay sinagot nila that there was fraud. Wala na ba kayo naiisip na paraan para hindi na mangyari ito o maparusahan yung lahat ng mga gumagawa at hanggang saan at sino ang tinatagusan nito sa Commission on Elections? Before I answer that, we'll pause for a break.